Magandang gabi po si Catering, ang tangkero ng bayan at muli magbibigay sa inyo ng mga paalala dahil lalo na po sa lahat po ng ating mga kasamahan na tangkero na ito naisip ko lang, no? Siyempre, na-experience din po natin ito pero nais kong i-share sa inyo yung mga precautions, no? At the same time yung mga pag-iingat na dapat nating gawin dahil sayang naman po yung ating sakripisyo, sayang po yung ating pagsisikap na magkaroon po tayo ng mga legal na dokumento kung tayo po ay ma-penalize dahil lamang sa maling pwede nating nabaliwala natin. Ha? So mahirap na. Ha? Nagnegosyo po tayo para kahit papaano may pang-sustain dun po sa ating daily needs, no? Para sa pang-araw-araw nating pangailangan. Tapos magbabayad lang po tayo. So papa, madidisappoint ka na, madidismoral ka na, at magagaya ka na sa iba nagbebenta ng mga tangke. Mabuti kung meron kang sapat na kapital na pang-abono. Kung utang lang po talaga natin yung ating ipinuhunanan, kaya lubos-lubosin na po natin ang pag-iingat na dapat nating gawin. So ano ba yung sinasabi mo, Catering? Okay. Naalala niyo po yung last touch principle. Huwag nating hamunin na tayo po ay makipag-sisihan pa sa bandang huli na ito, tangki na to, supply nito ni ganito, na galing to kay ganito, na wala akong control. Mas mainam na, bago pa lamang lumapag yan doon sa iyong shop, huwag mo nang tatanggapin kung sa inaakala mo ay hindi papasa doon sa tinatawag ng mga standards, no? O kung maalala ninyo, kamakailan lang yung diniscuss nila RNLT at saka ni Ma'am Presi, ha? Bawal yung mga kalawangin. At ganun din yung noong post-interview, noong mga nagkandak ng tawag ito, inspection doon sa sa Oro, sa Sunrising, ewan ko ano mga planta yun, yung tatlong planta na pinuntahan nila, ha? Na bawal yan, yung sobrang kalawangin, yung mga injurious na pinapaalala lang po natin ito dahil para mabawasan po tayo ng ano, dahil nakita naman ninyo from time to time laging bombahan ng bombahan na tayo tungkol dun sa implementasyon ng Republic Act 11592. Ngayon heto na, nagpalisensya na tayo, ingatan natin na masama tayo sa mga ganyan, no? Ingatan natin dahil hindi tayo masakit sa kalooban na tayo magbabayad sa bagay na alam naman natin na hindi tayo nag-manufacture ng tangke, pero yung tinatawag na meron tayong partisipasyon dyan kasi tayo pinagamit natin yung ating showroom para ibenta itong mga ganitong klase ng mga substandard na uri ng tangke. O halimbawa yun nga, yung mga substandard na yung makalawang, UP-UP yung ilalim, huwag na ho nating tatanggapin yan. Kung meron ho tayong mga brand na katulad nyan, huwag nyo nang palalapagin sa shop ninyo. Di bali hong i-offer ninyo yung ibang mga brand katulad nung, so tung multi-brand lang din naman kayo, i-offer ninyo kaysa naman ho tayo ay magbayad. Naku po, napakalaki ng fines and penalties na pinapataw po sa mga yan, ano. Ano pa yung pong selyo, napaka-importante po. Alam ko katulad kayo ni Catering na meron po kayong mga dealer na hauler, na nagpapakarga kayo. So siguraduhin po ninyo na ang selyo na ina-attach doon po sa inyong tangke na kung saan ay yun yung sinusupply at yun yung subject ng inyong agreement,
Ha? Siya yung dealer mo, siya yung hauler mo. Make it sure na yung selyo na ginagamit at sinasalpak doon ay authorized seal noong brand. Ha? Hindi yung kung saan-saan lang nanggagaling. Huwag nyo, hindi pwede yung, hindi, ganito yung ikinabit eh. Ganito yung ikinabit. Kaya, it's a two-way obligation. Ikaw na outlet, ha? Ikaw na sinusupplyan, mag-uusap kayo ng iyong dealer. Paalalahanan mo siya sa inyong legal obligations, sa inyong compliance doon po sa tangke. So, wala na tayong pakialam doon kung yun ay pinarefill niya sa kung saan. Ang importante, ang binibenta mo ay mga brand na inapprove at nakarehistro doon po sa DOE. Alright, so dapat may pag-iingat po tayo dyan dahil madadali po tayo dyan. Yung paggamit po ng mga unauthorized seal na yan. So, i-require mo ang iyong dealer, ang iyong hauler na kinakailangan ng selyo na ilalagay doon ay selyo na authorized ni brand. At kinakailangan din na ang inyong dealer ay authorized din ni brand. Ha? Yun po ang importante po doon. Okay, so mag-iingat po kayo sa timbang dahil pagka ho napuntahan na ho na tayo ng DOE, wala naman hong yung pong mga ang katakutan ho natin itong mga taga DOE. Hindi naman sa sinasabi ko, minamalit natin itong mga task force created by the respective brands, no? Hindi natin minamalit. It's also our duty na irespeto natin itong mga task force na ito kasi ito ay inauthorized ng mga brand na mag-monitor noong kanilang brand na ibinebenta ng isang outlet. Baka mamaya nagbebenta ito na wala namang supply agreement. So, hindi siya dapat magbebenta nun. So, yun ang primary purpose ng mga task force. Okay? Tayo po, na mga authorized, na wala ho tayong dapat ikatakot sa mga task force na yan. As long as na tayo ay kumukuha sa kanilang mga dealer. Kung kalimbawa tayo ay outlet, tayo po ay kumukuha sa kanilang mga authorized dealer. At ang binibenta talaga natin ay mga legitimate o legit na mga brand na talaga na ni-refill doon sa authorized refilling plant din po ni brand. Ito ay paulit-ulit naman po nating mga dinidiscuss sa mga naunang videos natin. Pero ito nga, kinakailangan natin dahil nagiging masipag po ang ibang ang ahensya ng DOE ngayon. Dahil kung matatandaan po ninyo, ay talaga hong tumaas ang budget ng DOE, lalong-lalo na particularly may layunin na mag-hire ng nasa 200 yatang mga bagong inspector yan na ang layunin ay talagang magsagawa ng kabi-kabilang o pag-ikot sa iba't ibang panig ng Pilipinas para yakin na may pagtalima o compliance doon sa standards na na pinatutupad ng Republic Act 11592 through the DOE and DTI. Ayan, ha? So, yung mga timbang, wala hong tolerance na 1, 2, o 3 guhit. Kaya tsakin po ninyo na tama po sa timbang. Tsakin po ninyo na yung timbangan po ninyo ay calibrated o selyado. So, yun, no? Para ho, iwas sa bayad po tayo, no? Tsakin ho natin eh, timbangan ay tawag nito, tama po, no? Calibrated po yan doon po sa LGU na kinabibilangan din po ninyo as much as possible kung naiinamari ano ng DOST din, no? Palagay ko wala namang issue doon. Okay? Siyempre, ito pa, napaka-importante, ano? Na tiyakin po ninyo, ulitin na naman natin, tsakin po ninyo na ang binibenta lang po talaga ninyo, kahit na sabihin na natin na may pending kayong mga supply agreement dyan, or kahit na may mga supply agreement kayo dun kay brand, kung hindi naman ho nakarehistro doon sa DOE, may violation pa rin po tayo. Ron, siyempre, ganun pa rin yun. Equivalent pa rin po yun sa pagbebenta ng mga tangke na hindi kayo authorized. Authorized kayo, pero may kulang eh. Hindi na kumpleto yung registration doon sa DOE. So, tiyakin po natin na lahat po ng brand na binibenta natin na meron tayong supply agreement, nakarehistro kay DOE. Kaya yung pong may mga supply agreement dyan na nakapending po, pwede nyo pong i-submit po doon with the same requirement na kinakailangan, na pirmado, conforme ng brand, nakapirma yung dealer mo. Yan, no?
i-submit po natin doon. 1,000 po yun kada per brand. Alright? So, yun lamang po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out na lang po sa ating lahat ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga suki. Okay, so sa atin, ito pa, follow up, ito, additional, no, talagang kinakailangan talaga manindigan, naninindigan tayo. Pag talagang hindi pwede yung tangke niya, hindi pwede. No, mahirap na mag-ipong ka ng mga ano dyan, tapos hindi tatanggapin ng brand mo. Doon ka maiipunan, so sayang, hindi umiikot yung tangke mo. Okay, so uli, magandang gabi po at maraming salamat po si Catering, ang tangkero ng bayan. Magandang gabi.